Guys, this is Melody and welcome to my vlog. In this video, some people are asking me kung hiring pa ba ang NXP Sport Transfer. Kaya naman, sa video na ito, isishare ko sa inyo kung ano nga ba yung bagong updates sa pag-a-apply para sa mga transfer employee dito sa Taiwan. At kung hanggang kailan yung tinatanggap nila at saan sila pwedeng magpasa ng resume para sa application nila. Share ko sa inyo yung mga kasagutan sa mga tanong, lalo na doon sa mga nagko-comment sa video ko about sa NXP. Siguro nakikita nila na ayos naman yung nilipatan ko, and some of them heard na okay naman dito, kaya siguro nagiging interested sila na mag-apply or mag-transfer dito sa NXP. Sa mga comment dun sa mga previous videos ko about transferring to NXP at kung paano ako nag-apply or kung okay ba dito sa NXP, kasi marami nagtatanong sa inyo about sa, lalo na sa sahod, sa pasok or something, kung okay ba dito. Ayun guys, yung una nating katanong na nasasagutin sa ngayon is kung hiring pa rin ba ang NXP for transfer employees. Ang kasagutan ko dyan is, opo. Ito po yung latest post nila sa broker, champion broker po yung nag-hire ngayon sa NXP, kasi marami na pong tao yung broker ko ngayon na Judin, kaya yung champion broker naman po yung nag-hire ng mga applicant for NXP. And ayan po yung latest post nila. Ang sabi po dyan, guys, is hiring po sila hanggang doon sa may end ng June 2022. Kaya guys, kung ma-end po kayo hanggang June 2022, pwede po kayo magpasa ng resume. At yung pangalawang question naman po is, saan kayo pwedeng mag-apply or saan kayo pwedeng magpasa ng resume nyo or application para dito sa NXP? Ang kasagutan po dyan, guys, is dito po. Hawak po ng champion broker ngayon ang pag-hire ng mga applicant dito sa NXP. I-scan nyo lang po yung barcode na ibinigay nila, and doon po kayo pwede magpasa ng inyong application or resume. Sasabihin naman po nila kung qualified kayo or hindi, or i-update naman po kayo about sa application ninyo. Or pwede din po kayo magtanong kung tumatanggap pa sila ng mga concern ninyo, or pwede nyo pong itanong sa kanila. Yun po yung contact nila. Isa pa po, guys, pwede naman po kayo directly magpasa ng inyong resume or application sa HR. Ito po yung email ad na binigay nila, si Miss Katie.yang@nxp.com. I-email nyo lang po siya, guys, ng inyong resume. At hintayin nyo lang po, guys, kung magre-reply sila or hindi. Hindi ko lang po sure, guys, kung mabilis sila magreply sa mga application ninyo. Ayun, guys, yun lang naman po yung update kung saan kayo pwedeng mag-apply or kung hiring pa ba yung NXP sa ngayon for transfer employees. Ayun, guys, bukod po sa mga katanungan na yun, or yun kasi yung pinaka marami nagtatanong kung hiring or hanggang kailan yung tinatanggap nila. Pero sasagutin ko na rin po, guys, yung some of the question ng mga nagko-comment sa vlog ko, sa mga previous vlog ko, kung kamusta ba dito sa NXP or maganda ba dito or hindi. Ang sagot ko naman po dyan, guys, is okay naman po, guys, dito sa NXP. Limited lang po yung OT niya, pero okay din naman po yung sahod niya, and mas okay po yung benefits dito. As in, sumusunod po talaga sila sa law ng government. About naman po sa pasok, guys, dito sa NXP, bale, ang schedule lang po ng pasok namin is 2 days and 2 days off. Bale, dalawang araw po kayong papasok and dalawang araw kayong mag-lay off. Depende na lang po, guys, sa limpa ninyo kung bibigyan kayo ng OT,
kung sa pangatlong araw ay sa pangunang day off nyo or sa pangalawang day off. Depende po yun, guys. Or depende po yun sa kulay na sa calendar nyo. Kasi yung NXP po, guys, is may sinusunod po kami na schedule. May kulay po or ano. Yung red po namin dito is yun po yung pinaka off namin na hindi po talaga kayo pwedeng mag-copy. And then, yung green po, guys, is flexible. Ibig sabihin po, pwede kayong lagyan ng OT, pwedeng day off nyo. And yung yellow naman po, guys, is, bali dito, pwede po kayong lagyan ng 8 hours na pasok. Kasi minsan may schedule po kami ng 8 hours. Kasi 46 hours nga lang po kami. And, sa yellow po is, bihira lang naman po kami mag 8 hours. Kalimitin mo po is 10 hours yung OT. Doon naman po, guys, sa 8 hours na pasok nyo, pwede po kayong mamili kung ano yung oras na papasukan ninyo. If halimbawa gusto nyo po pumasok ng 7:50 ng umaga, ang labas nyo po noon is 5 PM ng hapon. And then, yung isa pong schedule, guys, is papasok kayo ng 9:15 ng umaga, and then, ang out nyo po, guys, is 7:50 ng gabi. Yun po, pag, yun po yung schedule, guys, pag 8 hours lang yung schedule ng pasok nyo. Regarding naman po, guys, sa kung magtaas yung sahod dito or maliit kumpara sa ibang company, ang masasabi ko po, guys, kahit sa company naman po kayo mapunta, depende naman po sa OT ang ikatataas na nyo ng sahod or depende sa shift nyo kung panggabi kayo or pangumaga yung sasahodin nyo. Pero dito, guys, sa amin is kahit 46 hours naman lang po yung OT namin is okay naman po yung sahod, guys. Nagtatanong din po pala kung ilang months yung shifting dito sa NXP. Bali po ako, guys, experience ko is ang talaga naman pong schedule ng shifting is 3 months kang morning, 3 months kang panggabi. Pero depende po yung, guys, sa department na mapupuntahan nyo. Pero kasi, guys, na ibang department dito na hindi naman po nagpapalitan ng shift. And then, meron naman pong department katulad ko sa amin. Kami mga bago ngayon is nagsishifting po kami. Bale, ako po is 3 months po yung schedule dapat na shifting namin na pang-umaga. Pero na-extend lang po kami ng 1 month, guys. Kasi yun po yung sabi ng HR. Pero ang talaga naman po, guys, na shifting is 3 months kang pang-umaga, 3 months kang pang-gabi. Pero depende pa rin po talaga yun. Kasi may iba po hindi naman nagpapalit ng shift. Ayun, guys, sana nasagot ko yung mga ibang katanungan ninyo regarding sa mga tanong ninyo about dito sa NXP. And sa mga nagbabalak mag-transfer or gustong lumipat, sana nakatulong sa inyo yung video na ito para makapag-decide kayo kung lilipat ba talaga kayo or hindi. And masasabi ko naman, guys, na hindi naman kayo mapapasama pag lumipat kayo dito sa NXP, pero depende pa rin po sa inyo kung tatagal kayo once na nandito na po kayo. Kailangan is-decidido po kayo. Once na lumipat po kayo, syempre kayo po ang bago, kayo po ang mag-a-adjust talaga. And lakasan nyo lang po ang loob nyo, guys. Kasi ganun na rin naman po, guys, kung halimbawa hindi nyo titibayan ang loob nyo dito sa pag-transfer. Kahit naman po lumipat kayo ng ibang company, magsisimula at magsisimula pa rin po kayo sa bago. Kaya, guys, kung halimbawa nakapasok na kayo dito, i-make sure nyo na papanindigan nyo na mag-i-stay kayo dito. Yun lang po yung gusto kong i-share sa inyo or advice kasi marami po sa mga transferees ang sumusuko or hindi nakakayanan or siguro nahihirapan. Pero pagsubok lang naman po yun, guys. And isa pa po, pinili nyo pong maglumipat dito. Kaya sana naman po, guys, is panindigan nyo or kayanin nyo kung ano man yung halimbawa yung pag-a-adjust na gagawin ninyo. Good luck po, guys, sa inyong mga gustong mag-apply dito sa NXP or mag-transfer. Magpasa na po kayo ng resume. Sana sabi kong pwede nyong pagpasahan. And hopefully, maging ayos naman po yung paglipat ninyo. And
magkita-kita po tayo dito kung may pagkakataon. Thank you for watching, guys, and thank you for supporting, and nakakataba po ng puso na nagko-comment kayo sa aking vlog or pinapanood nyo po yung aking mga videos. And salamat po sa suporta, and hopefully maging ayos po yung paglipat ninyo, and patuloy nyo po sana ako suportahan sa pagbablog ko and i-share yung mga videos ko. Thank you for watching, and God bless everyone. Don't forget to like, share, and comment, and subscribe. Bye-bye!